tol. Sisa na po kayo at ngayon lang po ako naka-video, no. Abi, dahil tatlong beses po ako nag-collapse, tol. At thankful pa rin po tayo dahil kahit papano ay hindi tayo napahamak at walang masasamang tao na nakakita sa atin habang tayo ay nawala ng malay. So kaya po hindi ako naka-video dahil inuna ko muna yung sarili ko, dahil mga kung hindi ako nagkakamali, mga 11 yata yung kalaban na nadaanan ko. At ito nga, oh, nang agaw ako ng gloves, tol, dahil yung kamay ko dito namaga dahil kinagat ba ng bandido. Ay, mga sukat ng kamay ko. May narinig akong kahapon ng hapon. May narinig akong sigaw sa doon ako galing, oh. Kabilang bundok na yun. Doon may narinig akong sigaw banda rito at mga putukan. Hapon po ng hapon. Kaya pumilit akong maglakad pa mula doon. Umikot ako. Naghanap ako ng ibang daan ba ngayon, dahil parang ano naman, tahimik naman yung area. Dito lang ako na may bay sa iwan ko kung daanan ba ito. Hindi ko po kabisado itong location, tutol. At hanggang ngayon po ay hindi ko pa po nakita si Eduardo, tutol. At kahit sa sinong kasamahan ko, wala pa po akong nahagilap, tutol. May naririnig po akong mga sigaw pero sobrang layo. Kaya nga kahit sobrang sama po talaga ng pakiramdam ko kaninang madaling araw po ay nanginginig na naman po ako, tol. Pero pinilit ko po talaga na makaahon dito, makarating dito, tol, upang sundan yung mga aray ko, mga boses na aking naririnig. Sinusundan ko lang, tol. At hindi po ako makamonitor sa mga video ng kasamahan ko kung sila po ay nag-upload. Gawa ng sobrang hirap po talaga ng signal hanapin dito, tol. Sinubukan kong maghanap kagabi. Nabutan lang ako ng ano, ng ambon ba. Umulan saglit. Kaya magtago muna ako sa trapal na dala ko. Doon. Pero kahapon ng gabi, nakaproceed ako siguro halos nakalahati na ako mula ng nilakad ko kahapon ng hapon hanggang ngayon. Doon ako nagpalipas ng umaga at ngayon alas 8 na po ng umaga, tol. 8:23 na po. Wala na po akong pagkain na natira. Yung biscuit na inubuso na po kanina. At ito po ay pauunahan ko na po kayo. Kung sakali mang may makita akong daanan ngayon na tulad ng kalsada ba, habang hindi ko pa matagpuan o hindi man tayo magtagumpay ngayon na makita si Eduardo, ako po ay pansamantala munang uuwi, tol, dahil useless pa rin po kung, lalo na pag di natin alam yung sitwasyon, pag maraming kalaban, ano ang gagawin ko, na kulang na kulang yung lakas ko, tol, dahil sobrang hina po ng katawan ko. Kaya baka magtaka kayo, tol, kung bakit bigla na lang akong uuwi, dahil nga kailangan ko makainom ng lana ko, tol, dahil yung lana na
dala ko eh nabasag po nung sagsagan ng ambustol. So ngayon habang wala pa akong nakita ang kalsada, eh patuloy kong hahanapin yung mga kasamahan ko, lalo na si Eduardo, sila AJ, sila ni Remart, Kuya Bads, Buster, sila ni Julio, Eduardo. May nadaanan akong kaninang ano, alasing ko, may nadaanan akong tubod ng tubig ba, eh wala namang bakas ng tao o kahit buta man lang, wala, walang bakas tulo. So ibig sabihin wala pang nakadaan doon. Ako po ay nakaramdam na ako ng panghihina ba ng loob. Sobrang sakit na ng ano ko dito ko, dahil eh hindi tama yung pagkain natin ba, last na yung kanina, kaya hoping tayo tol na makita natin kahit isa man lang sa mga kasamahan natin o kahit sino. Kaya patawarin nawa ako ng Panginoon kung sakali man na makagawa tayo ng labag sa kanyang batas o sa tulad ng pag mangagaw tayo ng pagkain ng mga bandido. Yun, ng ganun ba yun yung purpose ko? Dahil pa wala na, naghanap din ako ng mga ano, prutas kanina o anong uri na makakain, eh bayabas lang yung nakita ko kanina. Kaya sakali man na hindi ko mula akong matagpuan ngayong araw na to na mga kasamahan ko, eh ako po ay or even na kung anong resulta ng paglalakbay ko na ito, kung saan man ako dalhin ng mga paa ko, eh makakita man ako ng kalsada habang hinahanap ko yung mga kasamahan ko, pag hindi ko talaga wala akong makita, eh pipilitin ko po na maghanap ng paraan para makauwi ko. Dahil sigurado ako sobrang layo na namin, lalo na ako, eh malayo yung pinaglagyan namin o lagyan namin ng mga motor ba. Makikiusap lang ako kung sakali mang may dadaan, kung sino man yung anghel na ipadala ng Panginoon. Kaya ako po ay uuwi muna to lahat, magpapalakas lang ng kahit isang araw lang o dalawang araw, dahil eh ayaw po mangyari na baka abutan na naman tayo ng malas tol na maikutan tayo ng mga kalaban. Yung mga nadaanan kong kalaban tol, eh palihim ko po silang pinapatay. Oras at diskarte yung nilubog ko doon. Nag-aantay ako ng perfect timing para hindi ako matunugan, dahil kung sakali mang makikipaglaban ako ng sabayan, isigurado talaga na mapupuruhan lang ako, dahil sa paglalakad nga lang eh nahihilo na ako, ilalo na kaya pag magtakbuhan na. Diskarte yung ginagawa ko ngayon. Kaya sana kung ma-upload man itong video na to, ako ay humihiling sa inyo na ikalat natin tol, i-share po natin, baka sakaling makita ng mga kasamahan ko, para alam po nila na ako ay naghahanap sa kanila at ako ay ayos lang. So sana po ay makita ko sila ngayong araw na to, dahil mahigit 3 gabi at 2 araw na ako naghahanap po. Puro bandido yung nakikita ako, nakakasalam mo ako.
na talaga ako tol. Tatlong beses na po ako namatay. Sana po inyo akong maintindihan tol, dahil ayaw ko pong mangyari na nagiging pabigat ako kung baka mahuli ako. Hindi kaya ano mangyari sa akin ilang hakbang lang nahihilo po ako tol. Alam niyo, pinipilit ko lang po kahit nanginginig po itong mga tuhod ko, katawan ko. Pinipilit ko po talaga na hindi ako magpadala sa pagod at parang tumba na tumba yung katawan ko. Pinipilit ko po talagang ibangon, ilakad. Kasi kung magmumukmuk ako, wala akong mapapala. Lalo akong baka mamatay pa ako sa kahihintay sa wala. Kaya kikilos ako. Bahala na ang Panginoon kung saan man ako, ano man yung tadhana na nakalaan sa akin. Wala tayong magagawa doon. Ang importante na hindi ko pagsisisihan yung ginawa ko, na hanapin yung kasamahan ko. So kung magkasignal man ako tol, i-share po yung video kung nag-upload man si Eduardo o ano, dahil ako talaga kahit sino sa mga kasamahan ko, wala akong na-monitor tol. Sobrang hina po ng signal. Nawala na nga ako minsan ng pag-asa. Nagdadasal lang ako. Sabi ko, kung kinaya ko noon, mas kakayanin ko pa ngayon. Kaya sana kung hindi ko mas lang makita ngayon at makahanap ako, makakita ako ng kalsada, pansamantala po muna akong uuwi, dahil ayaw ko nga maging pabigat, maging problema pa ako sa mga kasamahan ko kung sakali mang mahuli ako tol ng bandido. Dahil kahit ganito yung sitwasyon, sobrang tahimik, di natin alam na ba may nag-aabang ano ba. Guide me Lord. Siyempre, pagdasal natin yung mga kasamahan ko. Sana po ay hoping po ako na ligtas po silang lahat at walang masamang nangyari. Hindi natin maiwasan na mag-isip tayo na masama. Aminin ko yan, hindi natin maiwasan, dahil parang na-trauma na tayo ba sa mga pangyayari ba. Pero sana gabayan sila ng Panginoon. Tanging hiling ko lang din ngayon na sana ayos yung pamilya ko, dahil nahati-hati yung pag-iisip ko ngayon tol. Nag-aalala ko dun sa bahay. Hindi ko alam. Hindi ako mapakali. Okay. Grabe. Diyos ko po, Ama. Nahihilo naman ako. Tiga lang. Minsan na po kayo kung hindi ako naka-video sa mga past few days, mga oras, mga kaganapan. Dahil ayaw ko po na mag-aalala kayo lalo sa akin. Dahil grabe, buti nga ngayon na masmasan yung suka ko. Grabe, suka ko na suka. Tapos habang inaabangan ko yung bandido na mag-antay ng perfect timing para sila ay mapatay. Kahit wala akong bihira lang yung sasahurin ko ngayon, importante na hindi kayo masyadong mag-alala sa akin tol. Ngayon, pinilit ko pong mag-video dahil alam ko po,
para po hindi din kayo mag-alala, lalo na yung kasamahan ko at siyempre ang pamilya ko. Sigurado ako na panay contact na sila sa akin. Wala talaga. Kahit isang bar ng signal sa cellphone, wala. Tsamba na lang kung makahanap ako. Kaya kung may signal man na madaan ang matapatan ko, mag-standby muna ako. Kung maaari ako mag-live, mag-live po muna ako. Kung kaya na signal. Sinisa na po kayo kung ilang hakbang lang napapaluhod ako dahil nahihilo po ako tulay. Ayaw ko pong bumagsak tulay dahil wala po akong kasama. Hindi ko alam kung ayaw ko nang masundan pa yung tatlong pagkahimatay ko, pagkahilo ko. Ayaw ko nang mag-run out yung paningin ko. Kaya pinipilit ko talaga habang hindi pa madilim, kasi pag nahilo ako dumidilim yung paligid eh. Ayaw kong mag-itim talaga lahat dahil yun na yung ano. Tapos pagising ko, iwan ko kung ilang oras akong nahimatay, basta pagising, pagdilat ko parang ano lang ba, tapos biglang sakit naman ng ulo yung pagising mo, tapos biglang pitik yung ulo mo. Kaya ito siguro yung resulta ng pagpakuha ko ba ng dugo. Tapos nabihan kasi ako, nag-advise sa akin yung nurse, syempre yung doktor din, na 1 to 2 weeks huwag daw muna akong magpapagod, magpupuyat, magbibigat ng magdadala ng mabibigat, basta lahat yun. Pero hindi ko man nasunod. Ito yata yung ano, resulta. Wala akong magagawa. Aray ko. Agay. Aray ko. Nawa ako sa sarili ko tol. Ano yung pawis ko tol? Namumukla yung buong katawan ko tol. Tinamad na din akong mag-standby pa ng matagal dahil gusto ko sana patuyuin itong mga damit ko na nabasa. Tinamad ako tol. Gusto ko kasi bawat oras may magagawa ako. Sayang yung oras ba? Dito po, dito lang. Magiging tanga ako dito dahil mahina yung katawan ko. Masama pakiramdam ko. Wala akong magagawa dito. Tingnan nyo nga, mga ilang hakbang lang hindi naman ako hinihingal yung buong katawan ko. Parang gustong bumagsak, pinipilit ko lang talagang ilakad, ibangon. Tara. May mga bakas na dito. Bago pa lang to. Tol. Ah. 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 Ah.
ako akong tingin-tingin sa paligid, tol.